Ano? Anong pinagpalit? Ikaw tong walang paramdam. Bahagyang lumakas ang boses ni Beth. Akusahan ba naman siyang may lalaki? Tch, hanggang sa penthouse nagpahatid ka. Usisa nito, nangunot ang noon niya. Bakit parang pinaparatangan siya nitong may ugnayan kay Argus? Samantalang kasalanan naman ito kung bakit sila magkasama ni Argus. Namewang siya at tinignan kung paano umigting ang panganito at matalim na tumingin sa malayo. Bakas ang inis sa mukha nito. Para bang nanggigigil pero hindi siya kayang saktan ng physical. Nagmagandang loob lang si Argus, nahilo kasi ako. Marcos dear, bakit hindi ka kay Mark nagpahatid? Inis na tanong nito. Umawang ang mga labi niya. Napakurap at namewang na rin. Pinamimigay mo ba ako, Lindon? Natigilan to sa tanong niya. Pinirmi niya mga labi noong hindi to makasagot. Pagkatapos ng isang oras, ay ipapahatid ko kayo pabalik sa penthouse. Take a rest. You look pale. Mahinang usal nito. Hindi siya nilingon at lumapit lang sa gilid ng malaking swimming pool. Bumigat ang paghinga niya. Tatakasan na naman itong usapan nila. Hindi mo ba ako kakausapin ng maayos? Susuyuin? Kaya mo ba akong tiisin ng ganyang katagal ha? Eat, Beth. If you want, you can sleep in my room for an hour. After that, go home with the kids. Malamig na utos nito pero hindi siya nilingon. Napamaang siya. Hindi makapaniwalang ganito siya itrato nito ngayon. Pumikit siya ng mariin upang pigilan ang galit niya pero naiinis talaga siya. Nasaan yung pagtawag mo ng baby at saka bakit mo ako pinapaalis ha? Ano kasunod nito? Hihiwalayan mo na ako? Hindi niya mapigil ang histerya. Isn't that what you want? Tanong nito pero naguhubad na ng t-shirt para siguro lumangoy. Sandali siyang natigilan, hindi niya sigurado kung sa tanong nito o sa paghuhubad nito ng t-shirt. Nakasilip siya ng pagkakataon na makita muli ang tattoo nito. Kung araw at baw ngayon, may chance na siya na ikumpronta to. Kailan ko pa nagustuhang humiwalay sa'yo? Ang labo mo, Lindon. Sagot nito pero humakbang siya palapit dito. Sabihin mo ko ng maaga kung ayaw mo na, hindi yung hindi ako nakakatulog kakaisip. Shit, namilog ang mga mata niya mulit na patakip ng bibig matapos maka-face to face ang tattoo nito. Iyon talaga yon, parehong pareho sa tattoo ng lalaki sa hotel, hindi siya nagkamali. Iniisip mo ko? Mukhang masaya ka namang kasamang iba. Malamig nitong sagot ngunit hindi niya pinansin. Nakatalikod pa rin ito at handa na yatang lumusong sa tubig noong upo ito sa gilid ng pool. Napaupo na rin siya at hindi inaalis ang tingin sa tattoo nito. Tinaas niyang kamay upang hawakan yun, ngunit bigla na lamang itong lumusong sa tubig at tinangay ang katawan niya. Pigil niyang paghinga nang lumubog sila sa tubig. Humawak siya ng mahigpit sa balikat nito habang ang kamay nito'y umikot sa bewang niya. Buhat siya nito noong umahon sila sa tubig. Napaubo siya at nalamig matapos dumampi ang malamig na simoy ng hangin sa katawan niya. Yakap-yakap niya pa rin ang balikat nito. How does it feel, Beth? Nakakalunod ba? Ganyan ang nararamdaman ko. Nalulunod ako na sobra sa'yo pero parang ayaw mo ko sagipin. Mahinang usal nito. Huminga siya ng malalim. Hindi ba sila nagkakaintindihan? Kay Lindon at sa kambalang umiikot ang mundo niya kahit paanong nasasabi nitong hindi niya ito nasasagip. Mahigpit siyang kumapit muli sa balikat nito noong akmang bibitawan siya nito kahit nasa gitna pa sila ng tubig. Bibitawan mo ko? Makahulugan niyang tanong. Alam niyang ibang bitaw ang usapan nilang dalawa. Hindi ba malalim ang pagmamahal nito sa kanya? Pansamantala, kailangan kong huminga. Nakamamatay ang selos at walang siguridad ang nararamdaman ko. Pag-amin nito. Biglang nawalan siya ng lakas sa inamin nito. Nag-init ang sulok ng mga mata niya. Mas lalo pang nanikip ang dibdib niya noong makasalubong ang tingin nila at ito mismo umiwas kahit na nagbabadya ang mga luha niya. Tuluyang pumatak ang isang butil sa pisngi niya para na naman siyang sinasakal. Take a shower, then get dressed. Ipapatawag ko ng kambal. Baliwalang bigas nito habang dinala siya sa gilid ng pool. Inupo siya nito doon at takmang lalangoy ulit palayo. Ngunit pinigilan niyang balikat nito. Give me a minute, Lindon. May sasabihin ako. Pagsusumamo niya kahit pa sobrang sakit na ng lalamunan niya. Hindi niya kayang maghiwalay sila ngayon, lalo na kung itong ama ng kambal. Kapag ba sinabi niya yan ngayon, sasama to sa kanila? Matutuwa ba to't babawin ang sinabi sa kanya? Yun na lang pag-asa niya kapag hindi alam niyang malabo nang bumalik pa sila sa dati. Papasok na ako bukas sa opisina. I will train you for a week before I leave. Kailangan na ako ng kumpanya ng lolo ko. Imbis ay sagot nito, dumiin ang kamay niya sa balikat ito pero baliwala lang dito.
Hindi siya makapaniwalang basta nalang mauuwi sa wala ang lahat. Pakaramdam niya ay mabigat itong dahilan. Doon mo nalang sabihin ang sasabihin mo, anito bago tinanggal ang hawak niya sa balikat nito. Imbis na hayaan itong makawalay, kinulong niyang bewang nito sa mga binti niya. Hindi na pwedeng bukas pa to. I think you deserve to know the truth. Magdesisyon ka kapag nalaman mo na. Tumikim siya upang hindi makawalang hikbi niya, pero mukhang wala naman itong planong makinig. Inalis lang itong mga binti niya sa bewang nito. I'm not interested. I need to swim. Malamig na sagot nito. Bumagsak muli ang mga luha niya sa sinabi nito. Paanong wala na itong oras sa kanya? Paano hindi nito kaya makinig sa kanya? That night in the hotel, it was you, right, Lindon? Naganyan tanong bago pa man ito makalangoy. Natigilan to. Nilingon pa siya mula sa likod nito. Beth, I've always stayed in hotels with different women. Parang sinasadya talaga siya nitong saktan at epektibo yun upang madurog ang puso niya. Sinikap niyang hindi humaguluhol. Kailangan niya masabi ngayon para alam niya kung tutuloy pa ba siya o hindi na. Lindon, meron ka nung tattoo na meron ng tatay ng kamban. Lakas loob na sambit niya na kinaharap nito. Nakaawang ang mga labi nito. What do you mean? Bakas ang kalituhan sa boses nito. Huminga siya ng malalim bago buong loob na sinalubong ang naniningkit itong mga mata. Ikaw. Ikaw ang tatay ni Siren at ni Sander. Ikaw ang lalaking hinila ko sa hotel. Tuloy-tuloy niyang bigkas. What did you say, Beth? May diin tanong ni Lindon sa kanya. Napanunok siya at hindi umiwas ang tingin kahit pamarin ang titig nito. Ikaw ang ama na kambal. Meron kang tattoo na arrow at bow sa likod, bandang balikat. I am sure, ikaw ang tatay ng kambal dahil sa tattoo mo, paliwanag niya. Sandaling nagsalubong ang mga kilay nito, nag-isang linya mga labi bago lumapit sa kanya. You are saying that I am the father because of my tattoo? Tumango siya. Yes, funny Beth, walang tuwang bigkas nito. Now you want me to stay by saying that I am the father of the twins? Nagulat siya sa reaksyon nito, napakurap siya at lalo yata ng lamig. Hindi ganitong inaasahan niya. Hindi sa ganun. Sinasabi ko lang ang totoo. You have the tattoo. Of course, you will use it. Ilang beses na ba ako naghubad sa harap mo? Ilang beses mo nang nakita ang likod ko? Gagamitin mo pang tattoo ko para ipaako sa akin ng kambal? Naging sarkastikong boses nito, umawang ang mga labi niya. Bakit parang siya pang masama't manggagamit? Nagsasabi lang ako ng totoo, Lindon. Hindi ko naman alam yung tattoo mo. Ngayon ko lang nakita yan. Kung alam ko lang, edi sana matagal ko nang sinabi sa'yo. Katwiran niya, ngunit mapanganib lang itong umisi. Why would I believe you? Hindi mo kailangan umabot sa ganito at magsinungaling sa akin. Dahil, Lindon! Hindi niya mapigilang bulalas. Napatayo siya at may galit na tinignan to. Nasa tubig pa rin naman ito at nakatingala sa kanya. Nagtaas baba ang dibdib niya sa inis. May nangyari sa atin sa mansyon namin bago maambush ang pamilya ko. Kailangan na niya sabihin yon. Hindi niya alam kung paano ito kukumbinsihin. What? So it wasn't a dream? Mahinang tanong nito na para bang sa sarili lamang nito. But why the heck you didn't tell me? Asik ito, nanginig ang labi niya. Kasi hindi tayo pwede. Magkaaway ang pamilya natin noon. Nothing changed. Magkaaway pa rin naman tayo ngayon. Doon ba nabuo ang kambal? I bet not, conclusion nito. Hindi, sa hotel pa. Then, they are not mine. May diing putol nito sa sasabihin pa niya. Namilog ang mga mata niya. Talaga bang tinatanggi nitong mga anak niya? Hindi mo sila tatanggapin? Nanghihina siya. Bakit mas masakit na ayawan itong mga anak niya kaysa hiwalayan siya? I need evidence. Proof that they are my flesh and blood. Buisit ka! Sa'yo na yung pagiging single mo. Sa akin na lang ang mga anak ko. Bahala ka sa buhay mo. Galit niyang turan. Nanginginig siya sa galit at lamig. Hahanap pa ito ng ebidensya samantalang kamukhang-kamukha nitong kambal. Nakakainsulto. Pinagmumukha ba nitong iba-ibang lalaki niya? Nagkamali na nga siya kay Malcolm. Mukhang magkakamali pa siya kay Lindon. Wear something dry before you go home. Sigaw nito pero hindi niya pinansin. Hinanap niyang papasok ng mansyon. Kahit na pumapatak ang tubig mula sa damit niya, nagulat pang isang katulong pero tumalima to paalis. Pabalang niyang winaksi ang kamay nung higitin ang braso niya. Dry yourself first. Mamaya mo natawagin ang kambal. Bitawan mo nga ako. Uuwi na kami. Wala namang rason para manatili pa kami dito. Akala pa naman niya nagbagong isip nito pero mukhang hindi. Hindi ba talaga siya nito maalala? Imbis na bitawan, itinangay pa siya nito sa salat sinalubong ang katulong na may bit-bit na roba at tuwalya. You're shaking.
Bulong nito bago sinuot sa kanyang robe at tinuyo naman ang katawan niya gamit ang tuwalya. Napatitig siya sa mga mata nitong abalang nakatingin sa tuwalya. Parehong pareho yun ang kulay sa kambal. Bakit ba hindi siya naghinala, hindi malang nakahalata? Ikaw si Ace? Mahinang tanong niya dito dahil yun ang naalala niyang tinawag dito noon sa convenience store. Tumigil to sandali sa pagpuna sa leeg niya, ngunit tumuli din. Of course, narinig mo ng mga kaibigan ko na tinatawag akong Ace. I didn't. Hindi ko sila narinig. Ngayon ko lang na-realize na may Ace yung pangalan mo. Giit niya. Pumirmi ang mga labi nito. Imbis na sagutin siya, tinawag ito muli ang sangkatulong at binigay ang tuwalya doon. Paluto naman po ng sopas. Utos nito na kinatangon na katulong. Kumalam ang sikmura niya sa narinig pero nilulok na lang niya ang laway niya. Bakit pa ba ito nagiging mabait sa kanya gayong nasaktan naman siya nito emotionally? Naggabala ka pa. Uuwi na kami. You need to eat. Nabawasan ang timbang mo. Madiing po na nito na nakapagpatigil sa kanya. Totoo namang nabawas ang timbang niya. Mababawas pa yata lalo ngayon ganito ang mangyayari sa kanilang dalawa. Ano ngayon? Hindi mo na ako cargo. Hindi na tayo. I didn't break up with you. Nangihingi lang ako ng oras, Beth. Napa-smith siya ngunit walang magawa nung hilahin siya nito paakyat sa hagdan. Ang kapal ng mukha mo, Lindon. Ikaw pang manghihingi ng oras? Ako na nga tong na-stress sa'yo. Ikaw pang ganyan? Tapusin na lang natin to. Total ayaw mo naman sa mga anak ko. Siya hindi niya mapigilang sigaw na marahil ay narinig pa ng iilan nilang tauhan sa bahay. Hindi naman siya sinagot nito. Dinala lang siya sa kwarto nitong abuhin at puti lang yata ang kulay. Binitawan siya at naghalughog ng damit sa walk-in closet nito. Hindi ko kailangan ng damit mo. Uuwi na ako. Akmang aalis siya ulit pero may din itong hinawakan ng palapulsuhan niya. Do you want to get sick? Lalagnatin ka. So what, Lindon? Magigilty ka kapag nagkasakit ako? Dumilim lang ang tingin nito pero hindi siya pinatulan. Hinugot nito ang itim na t-shirt at pajama. Nilagay yon sa kamay niya bago siya marahang giniya sa banyo. Get dressed, then we will talk. Enlighten me, Beth. Mapakla siyang natawa. Wala na tayong pag-uusapan. Sa pag-ayaw mo palang sa mga anak ko, tapos nang meron tayo. I need the proof. I need evidence to claim them as mine. Napatra siya sa sigaw nito lalo na sa paghampas nito sa pinto. I need to make sure that they are mine, Beth. Because you know what? Mark has the same tattoo and he was there at the convenience store. May galit na dagdag nito na tila kinumpirma ang sinabi sa kanya ni Blake noong nakaraan. Napamaang si Beth. Sinasabi mong si Mark ang nahila ko sa hotel? Sarkastikong tanong niya. Natigilan to't napalunok. Walang lumabas na salita sa bibig nito kaya't naipirmi niya mga labit malakas na sinarang pinto ng banyo. Pagkasara naman ay siya rin pagbuhos ng mga luha niya. Napahigpi siya at napahawak sa kanyang dibdib. Durug na durug ang puso niya. Sasaya na sana siya na si Lindon ang ama ng kambal pero tinatanggi naman ito't pinipilit pang si Mark. Ayaw na niya tuloy itong kausapin si Mark tungkol dito. Lalo lang kasi siyang masasaktan kapag nalaman niyang hindi naman talaga si Mark. Ibig lang sabihin noon ay ayaw ni Lindon sa mga anak niya. Hindi niya alam kung paano siya nakakilos at nakapagpalit ng damit. Ilang beses pa siyang naghilamos para lang mawala ang pamumugto ng mga mata niya. Pagharap niya sa salamin ay nagulat pa siya sa sariling itsura. Ang itim ng lalim ng mata niya at alata sa mata niya ang pagod. Namumutlang labi niya, bagsak pati ang pisngi niya. Kailangan niya na matinding pahinga. Are you done? Luto na ang sopas. Kinatok pa ni Lindon ng pinto ng banyo kaya't napapikit siya. Ramdam niyang kumalam ang sikmura niya. Naglaway ang bagang niya. Parang hindi siya matatahimik kung hindi makakakain ng sopas. Kahit tuloy na gusto niyang umuwi ay hindi niya tinuloy. Hinanda na lang niya ang kunot ng kanyang noo noong lumabas ng banyo. Hindi niya pinansin si Lindon na nakasandal sa gilid ng banyo. Nakasandong puti at sweatpants na ito. Nahiya siya bigla matapos maramdaman ang maring titig nito sa kanya. Inayos niya tuloy ang suit na t-shirt. Maluwag kasi sa kanya. Nasa baba na ba ang kambal? Maingat niyang tanong. Tutungo na sana siya sa pinto pero pinigilan itong braso niya. Napaangat tuloy ang tingin niya dito. Nakaigting na naman ng panga nito at salubong ang kilay. Stay here. Iaakyat ko na lang ang sopas. Masyadong maraming tauhan sa ibaba. Malamig na tura nito. Hindi siya nakaprotesta nang binitawan siya nito at magtungo sa pinto. Napairap tuloy siya at napahalukip-kip. Yun nga lang ay napayakap siya sa katawan matapos maalalang wala nga pala siyang suot na bra. Kinagat niya ang labi. Hindi na dapat siya mahiya. May anak na nga sila. Tinatanggi nga lang nito.
Tamad na lang siyang umupo sa malaki at malambot na kama. Parang gusto niyang humiga doon at matulog. Pumipikit-pikit na ang talukap ng mga mata niya. Siguro kung nagtagal pa sa labas si Lyndon ay baka nakatulog na nga siya. Pinilit niyang hindi lingunin ang pinto noong pumasok doon si Lyndon. Nasamyo niya pang aroma ng sopas na talagang nagpakulo sa tiyan niya. Kinagat niya ang labi upang hindi matarantat agawin yun kay Lyndon. Matindi ang pagtitiis niyang manatiling kalmado noong ayusin nito sa working table itong mangkok at inumin. May tinapay pa siyang nakita doon, nainip nga siya kahit na mabilis naman itong kumilos. Come over here, then eat. Call me once you are done. May aayusin lang ako sa ibaba. Paalam nito. Ni hindi na siya nilingon, basta na lang lumabas ng pinto. Imbis na mainis ay nagdiwang pa siya. Ma-e-enjoy niya ang pagkain ng sopas. Para nga siyang patay na gutom. Sa pagmamadaling maubos yon, pati juice niya ay naubos. Pero tingin niya kulang pang nakain niya. Nagpabalik-balik ang tingin niya sa pintot sa mangkok. Ang sabi nga ni Lyndon ay tawagin ito kapag tapos na siya. Paano yun? Gusto niya pa ng sopas. Napalabi siya at lakas loob na sumilip sa pinto. Tinanaw niya ang sala na mataan niya pa doon si Don Alfredo na may kausap na ilang lalaking tauhan. Hindi naman niya naririnig. Hinanap ng mga mata niya si Lyndon, sakto naman at nasalubong niyang tingin ito. Nasa kabilang dulo ito pero kagad na tumayo matapos siyang makita. Sa kaba niya ay kagad niyang sinarang pinto at bumalik ng upo sa kama. Paano naman niya sasabihin na gusto niya pa ng sopas? Hays! Napaupo siya ng tuwid noon tumunog ang pinto. Kunwari nakatingin siya sa pader kahit wala namang interesanteng nakasabit dun. Are you done? You want to sleep? Bungad na tanong nito. Wala sa loob na napalobo niyang mga pisngi. Nabitin talaga siya sa sopas. Nung hindi siya sumagot ay dumiretso to sa working table nito at niligpit ang pinagkainan niya. Yung kambal, nasan pala? Biglang tanong niya. Naalala niya kasing nasa baba si Don Alfredo, malamang hindi nito kasamang kambal. Nasa movie room, watching cartoon. Don't worry about them, they are safe. May kasama silang yaya doon. Simpleng sagot nito, napairap siya. Wala nang lambing sa boses nito. Nakakangit-ngit na namdamin. Ayaw na ba talaga nito sa kanya? Naalerto siya nung magtungo nito sa pinto habang bitbit ang tray kung nasaan ang pinagkainan niya. Lyndon! Mabilis niyang tawag bago pa man tumakalabas. Ang nasa isip niya ay kailangan niya ng sopas. Gusto niya pa pero medyo nahihiya siyang magsabi. What? Do you need anything else? Kunot noong tanong nito, nakagat niyang labi bago huminga ng malalim. Meron pa bang sopas? Mahinang tanong niya. What? Louder, bet? Nainip na request nito. Hindi ba talaga siya nito narinig? Gusto ko ba ng sopas? Mas malakas ng bigas, kumibot ang labi nito pagkaran ay maliit na nangisi. Akala ko ba hindi ka gutom? Pang-aasar pa nito. Hindi siya sumagot pero mukhang hindi na kailangan dahil lumabas na to kagad. Noong siya na lang mag-isa ay naiinis siyang umatungal. Nakakahiya pero kasi gutom talaga siya, tipong hindi siya makakahinga ng maluwag kung hindi makakakain ulit ng sopas. Napaayo siya bigla ng upo noong magbukas ang pinto. Hinanda niyang paniningkit ng mga mata kay Lyndon. Ngunit hindi naman si Lyndon ang nandoon. Isang ginang nakatulong yun na kagad ngumiti sa kanya. Iha, heto ng sopas mo. Ginawa ka rin ng burger at pinagluto ng fries ni Sir Lyndon. Nakangiting informa pa ng ginang. Nalaki ang mga mata niya at napalunok. Mas lalo yatang nagrambulan ang mga anaconda niya sa tiyan. Hindi pa nakakaalis ang ginang ay nagsimula na siyang kumain. Bigla siyang nawala ng pakialam sa paligid. Hindi niya nga namalayan na naubos niya yun. Napadigay pa siya ng malakas noong matapos. Nagdalawang isip pa siya kung tatawagin si Lyndon o ang ginang kanina para sa pinagkainan niya. Pero nagpa siya siyang ibaba na lang ang mga yun. Kaya lang sakto namang pagbukas niya ng pinto ay siya namang pagpasok ni Lyndon doon. Muntikan pa siyang mapasigaw, ngunit kagad itong tinakpan ng bibig niya at kagad na sinaradong pinto. Shh! Sheila is outside. Hindi ka dapat niya makita dito. Madiing bulong nito. Bigla ay dinapuan siya ng kaba. Alam niyang galit sa kanyang dalaga. Nanginig ang kami niyang may hawak ng tray. Sunod na lang niyang nalaman ay malakas na tumunog ang kalansing ng kutsara at pagkabasag ng mangkok sa tile floor. Parehas na nalaki ang mga mata nila ni Lyndon dahil doon. Lyndon, are you there? Boses yun ni Sheila na mula sa hagdan. Napapikit na mariin si Lyndon matapos marinig ang mga yabag ni Sheila patungo sa kwarto niya. Bago pa man tumakalapit, ikagad na siyang lumabas at sinarang kanyang kwarto. Delikado kapag nakita nito si Beth. What do you need? Didn't I tell you to wait outside? Malamig yung tanong dito. Malitong na panguso pero kagad namang umangkla sa braso niya.
Agad niyang binawi ang sariling braso at nauna nang bumaba sa hagdan. Akala ko nasaktan ka. May narinig kasi ako nabasag sa kwarto mo. Sagot nito pero nakasunod naman sa kanya. Sa kusina yun. Umuwi ka na. Your brother is not here. Pinagsalubong niyang mga kilay at tumiretso sa labas kung nasaan ang Lolo Alfredo niya. Kausap nitong ilang tauhan. Mga bodyguard na hinayar nila para sa proteksyon nito. Bakit ang dami tauhan? Anong meron? May nangyari bang masama kay Lolo? Pang-uusisa nito, umiting ang panga niya tinarang ito sa daan bago pa man makatuloy patungo kung nasaan ang Lolo niya. You're not supposed to be here. Do not worry about my grandfather like as if you really care. Madiin niyang bigkas na halos maglapat ng mga ngipin niya. Umawang ang mga labi nito na patras pero sumilip pa rin sa likod niya kung saan masinsinang nag-uusap ang mga tauhan at ang lolo niya. Bakit ba? I am your wife. You are not my wife, Sheila. Usapang pamilya to. Tumalim ang tingin nito sa kanya. Lolo na ang turing ko sa kanya. Nag-aalala rin ako. Maliit siyang umisip pagkaraan ay tinurong pinto palabas. If you really care about his safety, leave and never come back here. Makakatulong ka kung aalis ka na. Kita niyang pumirmi ang mga labi nito. Balak pang sumagot, ngunit sinenyas niya ng dalawang tauhan na ilabas si Sheila. Agad na tumalimang mga ito at padaskol na hinawakan sa mga brasong dalaga. Lindon, hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Concern lang ako. Sigaw pa nito ngunit hindi na niya pinansin. Akmang tatalikod na rin siya, ngunit narinig niyang tumunog ang pinto ng kwarto niya. Kaya't kagad na dumapo doon ang kanyang tingin. Nasa lubong niya ang gulat ng mga mata ni Beth pero mabilis itong sinara ang siwang. Napailing siya. Bad timing na nandito to sa mansyon at ang mga bata. Sinubukan naman niyang lumayo sa mga to pero mukhang sinadyang madami ang mga ito sa gulo. Ngayon na nangyayari sa kanila. As much as possible, he needs to be away from them. He cannot risk their safety. Mas lalo hindi niya pwedeng pabayaan ang seguridad ng mga anak niya. Pero ngayon nandito mga to, wala siyang ibang pagpipilian kung hindi itaboy ang mga ito at protektahan sa malayo. How was it? Have you traced the gunman? Seryosong tanong niya sa mga tauhan na naroon. Not yet, sir. Hindi po makilalang balang ginamit sa pagbaril ng sasakyan ng lolo niyo. Informa ng pinakapinuno nila. Nagtagis ang mga bagang niya. First time ito na may nagtangkang patayin ang lolo niya. Hindi naman nawawalang death threat sa kanila na binabaliwala lang nila. Pero ngayon, hindi pwedeng baliwalain. Buhay ang nakasalalay dito. He chose to stay away with his grandfather. A week is not enough to trace the gunman. Ito rin ang rason kung bakit siya lumalayo kay Beth at mas gustong malapit ito kay Mark para ligtas ang mga ito ngunit mukhang hindi siya nagtagumpay. Sana lang hindi ang mga itong sunod na target. Baka nagbabanta lang yun na po. Pupwede na tayong bumalik sa pagtatrabaho sa kumpanya. Matatakot na yun ngayong maraming tauhan. Ani ng lolo niya, naningkit ang mga mata niya. Magkaaway sila madalas pero sa ganitong pagkakataon hindi niya ito pwedeng pabayaan. Isa pa ay makikipaglaro pa ako sa mga apo ko. Ngumiti ito at tumayo mula sa kinuupuan. Apo mo? Naguguluhan tanong niya. Sander and Zyrin, pupuntahan ko na muna sa movie room. Ikaw nang bahala dito. Wala siyang magawa nung iwan nga sila nito doon. Pagkaalis naman ito siyang paglapit na pinuno sa kanya. Sir, tingin ko po'y malapit lang sa inyong gumawa nito. Mukhang tinatakot lang po kayo, komento nito. Whatever it is, we need to be vigilant. Bawal ang kumurap. Paalala niya sa mga to bago inutusang paligiran ang mansyon nila. Hindi siya pwedeng makampante, hindi lalo pat kasakasama niya si Labeth. Dapat ay hindi na ito nagpunta sa kanya. Dapat ay kay Market na tumakbo pero hetot na sa kwarto pa niya. Kunot noo siyang kinuha ang cellphone sa bulsa ng sweatpants niya tinawagan si Mark. Bakit nandito si Beth? Bungad na tanong niya. I don't know, baka na-miss ka. Litong tanong nito. Seriously, what happened? Hindi ba sumunod sa usapan si Blake? Malamig niyang tanong, inayos na niyang lahat ng yun. Ang gusto niya'y paghinalaan muna si Beth si Mark pero mukhang ayaw nito. Sa kanya pa rin ito tumakbo. It seems like Beth hates the idea of me being the father of the twins. Mahina itong tumawa, mara siyang bumuntong ininga. Asshole, kung maaga mo sinabi sa akin, di sana noon ko pa ito naayos. Madiing sisi niya. Imbis na mainis ay tumawa pa ito. Nangako ako hindi ko ibubulgar hanggat walang nagtatanong sa inyong dalawa. I am playing Cupid, can't you see? What now? You want me to put them in danger? I need a month, Mark. Aayusin ko lang to. Isa pa, I need proof. I need DNA test. Mabigat niyang pag-amin. Hindi ka sigurado kung sayo sila? Mainis na tanong nito mula sa kabilang linya. I am sure they are mine. I just need the proof. Gusto ko matahimik at mawala ng agam-agam. Fine, I'll do it. Give me specimen. Hair, toothbrush, or whatever. Laway kung gusto mo.
Alam ko namang sikretong gusto mo. Sagot nito nakapagpangisi sa kanya. Right, ipapadala ko. Dito hang up now, Mark. Pagpapaalam niya matapos makita si Siren na pababa sa hagdan. Lumingaling nga ito sa paligid na tila ba may hinahanap nung makita siya nito tumakbo ito palapit sa kanya. Daddy, have you seen Kuya Sander? Inosenteng tanong nito. Nangunot ang noon niya. Akala niya ba'y pinuntahan sila ng Lolo Alfredo niya? Hindi kayo pinuntahan ng Lolo Alfredo mo? Hmm? No, I've seen Lolo in his office. Hindi raw alam kung nasan si Kuya. Kwento nito. I was left alone in the movie room. Malutong siyang napamura at sumikdong puso niya. Hindi niya alam kung bakit siya kinabahan na wala si Sander sa movie room. You didn't play hide and seek? Are you sure wala sa movie room ang kuya mo? May taranta niya. Medyo tumaas ang boses niya, nangilid ang luha nito at maaring natakot sa klase ng tanong niya. No, sabi niya, pupunta siya sa'yo, Daddy. Mahinang sagot nito. Umigting ang panganya at kinabahan, lalo na't wala namang lumapit si Sander sa kanya kanina pa. Ano nga kayang lalabas sa DNA test sakaling magawa ng test ang kambal? Nasaan nga kaya si Sander? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.